Mabuhay po mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tumataas pa rin ang mga kaso ng COVID-19 sa Las Vegas, Nevada. Kaya naman karamihan po sa mga Pinoy nurses doon ay natatakot na mahawa sa Delta variant. Mula Las Vegas, nagpapatrol Web Llorente. Pinag-iisipan ng mga opisyal sa Las Vegas, Nevada na obligahin ang mga mamamayan nito na magsuot ng mask kapag nasa loob ng isang lugar pampubliko kahit pa nabakunahan na ang mga ito. Tumataas na naman kasi ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 nang dahil sa nakakahawang Delta variant, kung kaya't inirekomenda ng Southern Nevada Health District ang panibagong mask mandate na ito. Ayon sa nurse na si Pamela Mabida, lumalala ang sitwasyon sa loob ng ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. The patients are coming in are getting younger, in their 20s. And I even had a patient who was 27 the other day, yeah. And they're dying, still dying of it with severe cases. Dagdag pa ni Mabida na madami sa mga pasyente niyang may COVID-19 sa kanilang hospital ay hindi pa nababakunahan. Gaya ng maraming frontliners, nag-aalala din siya na mahawa pati na ang kanyang pamilya. I don't blame the people for wanting to, you know, live and be out there and make a living. But they also have to be aware because it's not just about them. Samantala, April pa nang mabakunahan ang PhilAm na si Leonora Badayos Payton. Pero kamakailan lang ay nahawa pa rin siya ng COVID-19. Yung katawan mo parang minamartilyo. Guess the vaccination helped me na hindi ako na hospital. Kung ipapatupad ang naturang mandato, susunod ang Las Vegas sa mungkahi ng Los Angeles County kung saan lahat ay kinakailangan magsuot ng mask, anuman ang vaccination status mo. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News, Las Vegas, Nevada. Sari-sari po ang naging reaksyon ng mga Pinoy sa London sa pagtatapos ng lockdown sa England at Scotland kahit pa tumataas ang kaso ng COVID-19 doon. Pero para kay Prime Minister Boris Johnson, wala nang atrasan ang desisyon na tapusin ang lockdown. Magpapatrol Europe Senior Correspondent Rose Clarinal. Higit 35 million ang fully vaccinated sa buong UK para sa gobyerno. Sapat na ang numero para tapusin ang lockdown. July 19, makasaysayang araw dahil sa pagtatapos ng lockdown sa England at Scotland na binansagang Freedom Day. Sa England, hindi na batas at mandatory ang pagsusuot ng mask, pero nirerekomenda pa rin ito sa ilang lugar tulad ng public transport at ospital. Ibig sabihin, wala nang pananagutan sa batas at multa ang di magsusuot. Tanggal na ang rule of 6 at 1 meter rule of social distancing, maging bilang ng lalabas o dadalo sa kasal at libing at pagsisimba. Ang sports event pwede nang mag-operate ng full capacity, pero gradual ang pagbabalik sa trabaho. Ang dalawang frontliner sa London, sinamantala ang araw na ito na wala silang trabaho. Siyempre, masaya. Mm-hmm. Tsaka parang feel free. Feel free na talaga. Mm-hmm. Wala nang mask. Wala nang mask, yeah. Only on what's it called this? Secluded area. Okay. At work as well. Sa health department. Still need to have it mask. Okay. The patient depend on them. Uh-oh. Matapos ang mahabang panahon, nagkita naman ang magkaibigang Eva at Nilda. A little bit happy, but not so happy. Because I know the variant is still around. It doesn't make a big difference, the lifting of lockdown, except that of course we have the freedom now to be with friends. Mapangahas ang end of lockdown dahil tumataas ang COVID cases sa bansa, pero sabi ng gobyerno, wala nang urungan. Ngayong araw, papasok sa bagong yugto ang England dahil sa end of lockdown. Pero katulad ng sinabi ni Prime Minister Boris Johnson, kailangang matutunan ng mga Briton na mamuhay kasama ang virus. Rose Eclairnan, ABS-CBN News, London. Pagiging matatag at paglaban sa ating karapatan. Ilan lang yan sa mensahe ng kanta ni Miss Universe 2018, Catriona Gray.
Sinagot naman ni Catriona na kung game ba siyang makaduet ang boyfriend niyang si Sam Milby. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Bata pa lamang ay kumakanta na si Catriona Gray, pero patuloy siyang nagsisikap na mapabuti ang kanyang kakayahan sa larangan ng musika. How do you rate yourself as a vocalist? I think I would rate myself not so nice, actually, because I'm a perfectionist. I'm a terrible critic of myself, so... But I always acknowledge that that's just because I acknowledge that I just have so much to learn. I feel like a newbie in the space of music, and I feel like I have to prove myself to earn my space here. So that's why I'm constantly doing lessons. Aniya, gaya sa pagiging beauty queen, isang paraan din ng pagkukwento ang pagiging manganganta. I feel like that's how I was able to make my pageant journey a special one, because I really story told, whether it was through our culture or in displaying the story of my advocacy or the story of myself. Yeah. Music is just another medium that I really love to utilize to storytell. Dagdag pa ni Catriona, sa hinaharap ay nais din niyang makapagsulat ng love song at makadueto ang nobyong si Sam Milby. Sam has been very forthcoming and being like, hey, do you want to write something today? Or, you know, so I really appreciated that he's so supportive, and it's great to have a like-minded person who also has a passion for music. Available na rin ngayon sa digital streaming platforms ang disco version ng RYF, ang single ni Catriona Gray. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kabayan!